Sana magandang umaga po sa atin lahat. Sa oras na ito ay atin yung pag-aralan o mensahe ng ating Panginoon na nais po ipabot sa atin ng ating Diyos. At sa ating kapanahon na ngayon ay makikita natin na maraming mga pamamaraan na rin na binagawa ng tao na kung kukumpara natin doon sa pamantayan ng ating Panginoon ay ito ay malaki yung pagkakain ba. Kaya tingnan natin kung yung ating pamamaraan na ating ginagawa ngayon ay ito yung pamamaraan na itinuro sa atin ng Panginoon o pamamaraan ng mga tao makasalimutan. Kasi iba po yun. Ang laki ng pagkakaiba, yung tinatawag nating success, ano, na naranasan ng mga tao sa mundong ito, at iba yung success, yung tunay na success, na ito ay katagumpayan ayon sa pamantayan ng ating Panginoon. Kaya dito sa mga talatang ito, sa aklat na Lucas, kabanatang 16, tingnan natin yung talinghaga ng tusong katiwala. Pag sinabing tuso, ito yung katangian na meron si Satanas. Siya yung napakatuso. Siya yung lumilang sa unang tao na nilika ng ating Panginoon na si Adan at si Eva. At makikita natin yung way ng kanyang pamamaraan, makikita natin na parang namang tama. Pero ito yung nadinday na kung bakit yung unang tao na nilika ng ating Panginoon na ayon sa kanya larawan at wangis ay nahulog sa pagkakasala dahil doon sa kanilang pagsuway, doon sa utos sa kanila ng Panginoon. Tingnan natin, sabi dito, doon sa aklat ng Lucas, kabanata 16, mula sa talatang 1 hanggang sa talatang mga sumusunod. Sabi dito, nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa itong kulin. Sinabi ng katiwala sa kanya sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Ito, hindi ko kaya magbukal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maalis man ako sa pangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, mapukat, palitan mo, gawin mong 50. Sabi ng katiwala, at tinanong naman niya ang isa, ikaw, gaano ang utang mo? Sumugot ito, 100 kabang trigo po. Ito ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Sabi niya, isunat mo, 80. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhan ipinamalas nito sapagkat ang mga makasangkibutan ay may mahusay
ay mas mahusay na gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa pamamagitan ng mga bagay ng mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa iyong mga kapwa upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo sa tahanan ng walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang alipin maaaring magdingkod ng sabay sa dalawang Panginoon. Sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring magdingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Nang marinig ito ng mga Pariseo, kinutya niya si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kahit sinabi niya sa kanila, nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso sapagkat ang tinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasukulang-sukulang sa paningin ng Diyos. Kaya pinagalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Kaya mo, Panginoon, sa umaga ito, patuloy mo kami bigyan ng kalulungan at pagkakunawa mula sa iyo, Panginoon, upang lubusan namin maunawaan. Ito pong talinsagan ito, hindi lamang namin ito basta mapakinggan, kundi tulungan po kami, Panginoon, na ito po, Panginoon, ay aming may kabuhay at bilang mga mananampalataya mo, Panginoon, tulungan mo po kami, O Diyos, na maging mabuti at tapat na katiwala mo, Panginoon. At sasabihin mo sa amin, well done, good and faithful servant. Nawa, Panginoon, dito po, sa mundong ito, sa lahat kung meron kami, na ipinagkatiwala mo po sa amin sa mga kaloob at talento na meron po kami, O Diyos. Masumpungan mo sa bawat isa sa amin, Panginoon, yung katapatan, O Diyos. May nakikita man o wala, dahil ikaw, na Diyos na aming pinaglilingkuran, ay tapat na Diyos, mabuting Diyos, at matulid na Diyos. Panginoon, maraming po salamat. Ang iyong abalingkod, gamitin mo ako bilang daluyan ng iyong salita at pagpapala. At ayaw mo ikaw yung mapalangalan sa pamagitan ng aking buhay. Ito po yung aming sabit na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Dito po sa mga talatang ito ay nagturo ang ating Panginoon isang parable, isang parabola. Para maunawaan natin yung tunay na kalalagay ng maraming mga tao ngayon. Lagi natin itinuturo, iba yung katalinuhan mula sa Panginoon at iba ang katalinuhan mula sa salibutan ito. Iba ang karunungan galing sa Diyos at iba ang karunungan galing sa salibutan ito, makanaman at mula sa Diablo. Kaya kapag ating susuriin bilang tao na nilikha ng ating Panginoon ayon sa kanyang larawan at wangis na pinagkatiwalaan ng ating Panginoon, ano man po yung ating kalalagayan, tayo ba ay isang empleyado na pinagkatiwalaan ng ating amo? O tayo ba ay isang amo na pinagkatiwalaan ng ating Diyos na tayo ay nasa ganitong kalalagayan ngayon?
At dito makikita ko natin yung sinabi dito ng ating Panginoon na isang tusong katiwala. Para maintindihan nyo natin, iba ang pamantayan ng mga taong makasalibutan. At iba ang pamantayan ng mga taong tunay na mayroong banal na pagkatakot sa Diyos. Kaya sabi ko dito, nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad. Ang kanyang recipient, ang kanyang audience ay mga alagad ng ating Panginoon. Tayo po yung pinagkatiwalaan ng hiwaga ng Diyos. Ito yung kanyang salita. Salita ng katotohanan. Ang sabi dito, may taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, ano ba itong narinig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin. Sinabi ng katiwala sa kanya sarili, ano ang gagawin ko? Aalis na ako sa aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal na lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Dito sa mga talatang ito ay makikita natin dito sa palabulang ito na sinabi ng ating Panginoon doon sa kanyang mga naga. Ang Panginoon, sa mga panahon na siya nagtuturo, ito ay pagbibigay sa atin ng paalala upang matutunan natin yung aral at prinsipyo ng ating Panginoon. Kaya makikita natin itong tusong katiwala. Ay nagkasala laban doon sa kanyang ama. Dahil doon sa kanyang kawalang katapatan. At ito'y nakarating ang sumbong na ito. Maaaring ito'y matagal nang narinig itong sumbong patungkol doon sa kanyang katiwala. Hanggang sa dumating na ito ay tinanggal na ng kanyang amo doon sa kanyang pagiging katiwala. Kaya ito po yung lagi natin paalala. Kung ating titingnan yung turo mula doon sa salita ng ating Panginoon, turo sa mga aliping mananampalataya, yung itinuro ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso at turo ng ating Panginoon mula sa kanyang aral sa mga amo. Ang turo sa mga alipin, sila'y magkaroon ng takot sa Diyos. May paggalang at katapatan doon sa kanyang amo. Kasi ang itinuro ni Apostol Pablo, kung ang ating amo, lalo higit na ito ay mananampalataya. Ang sabi din ni Apostol Pablo doon sa 1 Timothy chapter 6, ipinaalala sa kanila, abay kung Kristiyano din, magkaisa yung ating pananampalataya at pag-ibig na itinuro sa atin, ay dapat lalo natin pagbutihin kasi ito'y kapwa natin mananampalataya.
ito. At pinaalalahanan din ni Apostle Pablo yung mga mayayaman sa kanyang kapanahunan na sabihin ni Timothy doon sa kanyang mga kawan na pinagtatiwala ng ating Panginoon. Kaya napakalagahoy yung ating tungkulin bilang mga under-shepherd ng ating Panginoon, lalo na sa ating kapanahunan ngayon. Iba ang pamantayan ng mundo ito. Lagi natin tatandaan. Katulad ng ginawa nitong tusong katiwalang ito, nung malaman niya na siya ay tatanggalin, imagine, hindi niya kaya na magtrabaho na imagine, magiging kayahiya siya. Hindi niya kaya magmalimos, pero gumawa siya ng paraan eh. Sabi nga dito, sinabi ng katiwala sa kanya sarili, ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa, nahihiya naman akong magpalimos. Kaya lagi rin natin itinuturo sa bawat mga empleyado na meron tayo ngayon, mahalin natin yung ating hanganap buhay na meron tayo ngayon na siyang ginagamit ng ating Panginoon para i-provide yung lahat-lahat ng ating mga pangangailangan sa ating pagkain sa araw-araw, sa ating mga binabayaran, mga duty. Mahalin natin yung ating amo dito sa lupa na siyang nagbigay sa atin ng trabaho, dahil alalahanin natin yung ating kabuhayan na meron tayo ngayon, bahagi sila. Kaya dahil nga po itong katiwalang ito na hindi naging tapat doon sa kanyang amo, ay ito'y napakatuso, meron siyang naisip na paraan. At itong paraang ito, ay ito din yung mga paraan na ginagawa ng mga tao na namumuhay na makasalibutan. Kaya sabi dito sa verse 4, alam ko na ang aking gagawin. Malis man ako sa pangasiwa, ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, magkano ang utang mo sa aking amo? Sumagot ito, 100 tapayang langis po, heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang dahil dali, maupo kat palitan mo, gawin mong 50, sabi ng katuwan. Kaya makikita natin na ito yung ginawang paraan ng tusong katiwala. Kasi takot siya magbukal, takot siya magpalimos. Kaya ang kanyang naging paraan ay kausapin yung mga may pagkakautang sa kanyang amo at bigyan ito ng pabor. Ano? Katulad yung nagkakautang sa kanya, sa kanyang amo, ng 100. Langis. 100 tapayang langis. Ang ginawa niya, pinapirma niya, binago yung
nakalista sa pagkakautang ginawang 50 kapayong damis. Hindi ko po alam kung gaano ang presyo noon. Pero malaking tulong ito doon sa nagkakautang doon sa kanyang amo. Pangalawa, sabi niya, at tinanong naman niya ang isa, ikaw, magkano ang utang mo? Sumagot ito, 100 kabang trigo po, heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya, isulat mo, 80. Ito yung kanyang ginawang paraan. Kaya sabi niyo sa verse 8, pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamaras nito sapagkat ang mga makasalibutan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa pamamagitan ng mga bagay ng mundong ito. Kaya makikita natin sa paraan ng mga makamundo, kasabihin natin, napakatalino nito yung tao ito. Dahil alam niyang si tatanggalin ng kanyang amo, gumawa siya ng paraan kasi sa halip na siya magmalimo, sa halip na siya magmungkal ng lupa, may mga taong tatanggap sa kanya. Kaya siya ipinuri. Kaya ipinaunawa dito mismo sa talinghagang ito. Ito'y turo ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad. Na higit na mahusay gumawa ng paraan. Kaysa mga makadiyos sa pamamagitan ng mga bagay sa mundo. Nakikita naman nung natin yan eh, di po ba? Pahalos pagkaraniwan po, ito pong pangyayari ito na nangyayari sa ating kapanahonan ngayon. Ang tawag ng iba dito ay mga men's pleaser. Sa halip na God-pleasing, men's pleasing. At lagi natin tatandaan, maaari sabihin natin tayo nabigyan tayo ng pabor. Pero lagi nating tatandaan na mayroong Diyos na makapangyarihan sa lahat, nakatunghay sa lahat ng ating mga ginagawa. Alam niyo kung bakit mahusay gumawa yung mga makasalibutan kaysa sa mga makadiyos? Kasi alam mo namin na may malinaw na aral, turo ang ating Panginoon mula sa katotohanan ng kanyang mga salita. Yun po ang totoo. Hindi ibig sabihin na yung katalinuhan ng mga tusong ito ay nakakahigit sa amin. Kasi ang pamantayan nitong mga tusong ito na ganito ang kalalagayan ay panglupa lamang. Pero ang pamantayan namin hindi lamang panglupa. Ito ay pangwalang hanggang. Kaya dahil ang Diyos na pinaglilingkuran ng bawat mga taong makadiyos o mga mananampalataya ay Diyos na tapat at makapangyarihan sa lahat. May nakikita man o wala. Mananatili pa rin kami tapat, tapat sa Panginoon kami ng Diyos. Yan ang utos ng ating Panginoon mula sa katotohanan ng kanyang salita. Lalo na kung yung ating mga amo ay mga may takot sa Diyos. Kapwa din natin mananampalataya. Napakahalaga na nakikita sa atin yung pagkatakot natin, yung paggalang natin sa kanila at katapatan natin sa kanila na parang sa Panginoon tayo naglilingkod. Di po ba napakainam yan? May nakikita man o wala. Kung ikaw ngayon na isang empleyado, pinagkatiwalaan ng iyong amo na mamahala,
na napakalagang posisyon ngayon, di ba? Safety tayo. Kapag tayo po ay mananatiling tapat, na parang sa Panginoon tayo naglilingkod, dahil sa ating kapanahon din ngayon, even yung mga worldly, na mga may-ari ng mga kumpanya, ang hinahanap nila ay yung mga tamang tao na mapagkakatiwalaan. Kaya yung seminar natin lagi, itinuturo natin lagi sa ating mga empleyado, manatili tayong tapat doon sa tungkulin yung pinagkatiwala sa atin. Dahil pare-pares tayong mga katiwala ng Panginoon. At kung kami naman ay mga amo dito sa lupa, may mga may-ari ng mga negosyo na pinatatakbo ng maraming mga empleyado, napakahalaga na kami ay hindi maging malupit doon sa aming mga empleyado dahil meron kaming Panginoon na nasa langit na nakatunghay sa amin. He knows everything in us. He is our omnipresent God. He is our omniscient God. Nakikita niya lahat ng ating ginagawa. Alam niya yung nilalaman ng ating isip na tunay na motibo ng ating puso. Wala tayong maitatago sa Diyos. Kaya kung tayo man ay empleyado, kung tayo man ay amo, abay napakalaga na tayo po ay nagiging tapat daw sa tungkulin na meron tayo ngayon bilang mga katiwala ng ating Panginoon. Ibig nga po yung buhay natin. Kaya binuri ito ng amo niya. Pero sabi ko dito, tingnan niyo po sa verse 9, asab dito, at nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita. Kahit sinabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan sa mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa upang kung maubos na iyon, ay tanggapin naman kayo sa tahan ng walang hanggan. Alam niyo, ito po yung mahalaga na naiintindihan natin. Kung tayo po ay mga empleyado o tayo ay mga amo. Hindi yung masama na tayo po ay maging masagana dito po sa mundong ito. Hindi po masama na tayo po ay makaipon ng kayamanan na meron tayo sa mundong ito. May maganda tayong kalalagayan na estado ngayon. Maring masasabi natin tayo ay financial secure o material secure tayo ngayon dahil tayo ay meron tayong malaking na ipon na kayamanan. Pero pinapaalala na tayo ng Panginoon. Lahat ng bagay sa mundong ito ay pasamantala lang. Dumating tayo walang dala, aalis din tayo walang dala. Kaya lagi tayo pinapaalalahanan mula sa ating Panginoon. Naalala ko yung sinabi doon sa Marcos Kabanatang 8, talatang 36, ano ang mapapala ng isang tao, makamtan mo man ang buong mundo kung ang buhay naman natin ay mapapahamak. Kaya napakalaga, binabalasin natin yung ating kalalagayan. Kung tayo ay napalagay sa magandang posisyon ngayon, abay, huwag mo natin sa magtalayan ito. Lagi mo natin tatandaan, isang araw, baka tayo ay malantag. Doon sa mga tao na misan ay nasisilaw, doon sa alok. Lalo na po sa mundong ito na ating ginagalawan, ang daming nahulog sa corruption. Alam mo kung ano po yung kailangan? Kasi nasisilaw doon sa mga inaanak sa kanila. Pero hindi nila nalalaman na isang araw, ito'y ilalantan.
Walang dihin na hindi nabubun niya. Ito ay inilalantas. Dahil ang ating Panginoon at Diyos na makapangyarihan sa lahat ay makatarong ng Diyos. Kaya sabi niya, dito lang ating Panginoon, ang mapagkakatiwala sa maliit na bagay ay mapagkakatiwala din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Ipinaunawa ito ng ating Panginoon. Kapag ito'y pinagkatiwala sa maliit na bagay, kaya ito nga po yung testing sa atin eh. Kung anong meron tayo ngayon, nawamasukuhan ng ating Panginoon, mapagkatiwalaan tayo bilang mga katiwala na tayo po ay tapat na katiwala. Ang pamantayan ng ating Panginoon, kapag ika'y napagkatiwalaan sa maliit na bagay sa mundong ito, ikaw ay mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Yan ang pamantayan ng Diyos. Naalala niyo po ba yung parable ng talent? Amen. Yung 5,000 salaping dito, 2,000 salaping dito, at 1,000 salaping dito. Pakikalapit po yung nasa inyong tabi. Para maintindihan nun natin, it is a parable. Maaaring ito ang mga talento natin na meron tayo ngayon at nagkatiwala ng Diyos. Maaaring ito yung mga kaloob na ibinigay sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng Espiritu Santo. O maaaring ito ay yaman na meron tayo ngayon. Ikaw man ay amo, ikaw man ay empleyado, napakalaga sa mata ng ating Panginoon na masumpungan niya sa kanyang mga anak. Well done, good and faithful servant. At kapag ikaw niya pagkatiwalaan na maliit na halaga, pagkakatiwalaan ka ng Diyos ng malaking halaga. Ito yung pamantayan ng Diyos. Iba ang pamantayan ng mundo ito. Iba ang pamantayan ng Diyos. Katulad na yung 5,000 salaping ginto. At 2,000 salaping ginto. Itong mga taong ito, masipag, maabilidad, may kakayanan kung paano palalaguin. Alam niya yung cash flow. Kaya bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Dahil ako po ay isang lingkod ng Diyos na ang aming hong approach ay holistic approach. Kung ito po'y inyong nasaksihan ngayon, bigyan niyo po ako ng pagkakataon na kayo aking mapaglingkuran. Handa po ako sa inyong magdingkod. Ito'y tinanggap ko ng walang bayad sa Panginoon. Ituturo ko po ito ng libre na walang bayan. Maling hindi po kayo magpaniwala na bakit ito? Kasi isang malaking kagalakan sa puso namin na maituro natin sa ating mga empleyado at sa ating mga amo ngayon yung pamantayan mo ng Diyos. Iba ang pamantayan ng Diyos sa pamantayan ng mga taong mundo. Makalamang ang kanyang karunungan ay hindi galing sa Diyos, ito ay mula sa Diablo. Ang isa sa problema ngayon ng maraming amo ay sila ay makasumpong ng mga empleyado na tunay, na tapat at mapagkakatiwalaan. Kaya napakahalaga sa aming mga under-shepherd ng ating Panginoon, yung way ng pamamaraan. Kung paano tayo
magkakaroon ng mga tapat na empleyado, may nakikita man o wala. Kailan po kahalagan na ito'y aming ituro. Handa po kami. Willing po kami maglingkod. Nandiyan po yung aming pages. FB pages namin. Meron nyo kaming YouTube channel. Ito po yung tinatawag natin Team K for Christ. At isi-share ko po sa inyo kung paano doon sa maliit na halaga na pinagkatiwala sa amin ng Panginoon ay pinagpala tayo, hindi dahil sa kami matalino, marunong, kundi dahil kami ay sumunod doon sa pamantayan at prinsipyo ng Diyos. Amen! Kaya sa atin dito mga minamahal kong kapatid, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na halaga na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya nakakatakot po eh. Mapakinggan niyo po itong mga amo ngayon. Kung ikaw ay mayroong isang kumpanya na pag-aari ngayon, di ba isa sa tinatakutan natin? Tayo ba meron tayong napagkatiwalaan ngayon na hindi ito nanloloko sa atin o nandaraya sa atin? Bisan tayo natatakot, lalo na kapag tayo ay marami na tayong napabalitaan. Kung baka tayo mawala ng empleyado, pero alam niyo itong prinsipyo ang itinuturo mula po doon sa blueprint, mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Bigyan din po ako ng pagkakataon. At kung ano yung naranasan namin, ayon sa pamantayan ng Panginoon, ituturo mo din namin ito sa inyo. Ang sarap po na magkaroon tayo ng empleyado na may takot sa Diyos. Ang sarap na magkaroon tayo ng empleyado na ito po ay makakumbinsi sa maraming mga tao dahil alam niya kung paano sila makikitungo doon sa kanilang mga customer. Hindi po ito basta-basta na ituturo ng mga tao matatalino dito po sa mundong ito kasi iba po yung pananaw ng mga taong tinatawag nating mga mayayamang tao at mga empleyado, iba po yung pananaw at pamantayan ng Diyos. Ang pamantayan ng Diyos, napakalaki sa atin. Yung pagkakaroon natin ng pagkatakot sa Diyos, paggalang sa ating mga amo, at katapatan sa ating mga amo. At ituturo natin bakit kailangan nating mahalin yung hanap buhay na mayroon tayo ngayon. Ituturo natin gusto ba nating maranasan na napakaganda na ng iyong katatayuan ngayon isang araw, ilalantad tayo ng Diyos, ipapahiya tayo ng Panginoon at magiging kahiyan din ito sa iyong mga anak at sa pamilya mo ngayon. Di po ba nakakaya ito? Yung tayo po ay, lalo na po ngayon po, kayo mahal sa social media, talagang malalantad yung tayo, lalo kung tayo mga kilalang tao. Kaya iba hong klase ang Diyos eh. Kapag hindi tayo napaalalahanan, misa may ginagamit sa atin ng Panginoon ng mga likod ng Diyos na nagtuturo at nangangaral sa atin, pero misa binabaliwala natin, akala natin sila ay mga maling tao. Kala natin na sila ay kontrabida doon sa meron tayo ngayon. Pero totoo, sila po yung tunay na tao, tamang tao na dapat natin sinasamahan. Kasi sila po ay merong karunungan, hindi karunungan ng karunungan ng mundong ito, namumuhay sa inggit, makasarili, makasariling hangarin na ito ay nagbubunga ng kabuluhan at iba't ibang uri ng kasamaan. Iba ang karunungan galing sa Diyos. Ito ay nakikita sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay, bunga ng kapakong babaan at karunungan mula sa Diyos. Gusto po ba natin ito, mga minamahal ko? Nandito lamang po ako.
ako po si Pastor Salciano Pagir, at nickname po ay Sandy, dito sa Barangay San Francisco, Victoria, Laguna. At yung testimony ho, kung paano ho natin na sa biyaya at habag ng ating Panginoon ay naabot namin itong ganito kalalagayan. Hindi dahil sa ating talino, kakayanan, kundi sumunod tayo doon sa halimbawa na itinuro sa atin ang ating Panginoon sa Kristo. Yan po ang tunay na success. Success na nagmumula sa Panginoon. Wala tayong pinagkatakutan doon sa ating mga negosyo ngayon, lalo tayo nagiging mabuting tao. Lalo tayo nagiging mapagpakumbaba sa Diyos dahil alam natin kailangan natin ng Diyos, lalo na sa mga panahon na tayo itinataas ng Panginoon. Kung kayo po ay willing, i-subscribe niyo po ako. Doon po sa aking YouTube channel para ako ho'y makapaglingkod sa inyo at makapaglingkod sa atin ng mga OFW, lalo na po yung mga walang ipon. Napakasimple lang po. At kapag ito po ay inyo pong ginawa, hindi niyo po ito sa aking ginawa. Ginawa niyo po ito sa Panginoon. At isang araw kayo po ay magiging isang halimbawa na pagtutularan ng maraming mga tao, lalo na sa ating kapanahonan niya, empleyado ka man, o ikaw man ay isang amo o isang may-ari ng hanap buhay na meron tayo ngayon. Kaya sabi dito ng ating Panginoon, kahit kung hindi kayo mapagkakatiwalaan ng mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? At sabi dito, walang alipin maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa, hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Mga minamahal ko, kapuso, kaibigan, alam niyo, hindi ko ako na nanghihayang na ituro po itong karunungan. Oh, po ito po i-apply ko sa buhay na ako po ay magpapasalamat sa inyo. Eh, ito po ay itinuturo ko po sa inyo na walang bayad. Yung iba, hindi ko ito na ituturo ng derechuan sa mahalaga. Itong karunungan tinanggap namin mula sa Panginoon, napakalaga, ituturo namin ito na walang bayad kasi kailangan po ito ngayon. Kung ikaw ay amo, naiintindihan mo. Ituturo natin, ipapaunawa natin sa kanila na kaya tayo nasa ganyang kalalagayan dahil meron tayong mga alipin o empleyado na naglingkod sa atin na siyang dahilan kung bakit tayo asensado ngayon. Ituturo natin na kapag ikaw ay pinagpala, alam mo, ayaw ito eh. Kapag ikaw ay pinagpala ng Diyos, pinagpala yung iyong kumpanya o yung negosyo mo na meron ka ngayon, dapat kasama sa pag-ublan yung iyong mga empleyado dahil sila yung dahilan kung bakit nabot natin ang ating kalalagayan ngayon. Ituturo natin. Ito po yung pamantayan ng Diyos. At kapag nakita ito ng Panginoon, pakinggan niyo po mabuti, hindi po ito ganun kadali. Pag po kami nagbigay ng training, uumpisan nyo natin ito sa simula. Ituturo natin sa empleyado at sa amo, bakit napakalaga kung anong mga pinagkatiwala sa atin, masumpungan sa bawat isa sa atin ng Diyos. Na tayo po ay maging tapat at mabuting alipin, empleyado man tayo o tayo man ay amo. Pagpalaan po tayo ng Panginoon. Alam niyo, yung mga pariseo nakikinig dito, imagine. Alam mo, ang banyan na ang kautusan ni Moises, pero nag-react po sila eh.
bangga siya nagla, kasi sila po ito. So, hello, na dapat sana, hindi ito yung maging katangian nila dahil alam nila yung salita ng Diyos. Kaya sabi ko dito, nang marinig ito ng mga Pariseo, pinutya nila si Jesus sapagkat sakin sila sa salapi. Sa susunod po, itutuloy ko natin ito, bibigyan mo natin ito ng mas mahaba pong paliwanag at hilingin natin yung karunungan galing sa Diyos para maintindihan po natin ito. Pagpalaan po tayo ng Panginoon, ako po si Pastor Sally Pagin ng Jesus Lord Messiah International Ministry. Ang tunay ko pong pangalan ay Celestiano. Kung kayo po ay interesado dito po sa mensaheng ito, ako at saka yung aking mong team, andaho kaming magsilbi. Dito po kami sa Barangay San Francisco, Victoria, Laguna, Prop 2. Ako po ay isang pastor. Ang aming approach ay hindi katulad ng approach ng mga tao dito po sa mundo ito, kundi holistic approach po tayo. Ituturo natin yung pamantayan ng Diyos, kung paano tayo magiging success, kung paano tayo pagpapalain ng ating Panginoon ayon sa sukat ng pananampalataya na meron tayo ngayon. Tayo po'y manalangin, Lord, salamat po sa biyayang pagpapalang ito. Tinawa ay hindi namin namang nakapunggan, kundi magkakbay namin ito sa aming buhay. Pagpalaan mo po ang bawat isa sa amin. Kami man po ay mga ibuyan at pinagkatiwalaan mo ang Panginoon. Ang mga amok na pinagkatiwalaan mo sa aming kapanahon na ngayon, lumamasuntungan mo sa amin. Na sa aming pag-arap sa iyo, sasabihin mo sa amin, well done, good and faithful servant. Makihati ka sa aking pag-arap. Panginoon, nawa, Panginoon, ingatan mo po ang bawat isa sa aming pangalan. Lalo na sa aming mga mananampalataya mo na tinawag mo bilang asin at liwanag na sa likutan ito. Masuntungan mo sa amin na kami nagiging mabuting influencer, Panginoon, sa maraming mga tao, sa aming pamilya, sa aming mga kamag-anak, sa aming mga kaibigan, at sa mga tao na kasalubungan namin. In the mighty name of Jesus. Kaya mo ang inyong kaliwanagan ay mahayag sa amin na pawang mabuti, matuwid at totoo. Panginoon, sa pamagitan ng aming buhay, Panginoon, maraming taong makalaya, Panginoon. Maraming kami matulungan, lalo na sa mga kababayan namin Pilipino na nakakaranas na yun ng kahirapan sa simpleng paraan, Panginoon, ayon, Panginoon, sa turo mula sa salita ng Diyos. Pwede pala kami umangat at umasenso sa buhay at maranasan namin ang tunay na katagumpayan anuman ang aming kalalagay ngayon. Kami man po ay empleyado o amo. Magiging masaya kami, maranasan namin ang tunay na kasaganaan at katagumpayan ayon sa pamantayan mo, Panginoon sa Kristo. Panginoon, nawa masumpungan mo sa bawat mga pinuno namin sa aming bansa, Panginoon. Ano man yung pinagkatiwala mo sa bawat isa, sa lahat ng mga opisyal, empleyado namin sa pamanang gobyerno, Panginoon. Sa aming Presidente, Presidente Bongo Marcos, Lord, yung wisdom and understanding mula sa ipagkalamos sa kanila. Maging sa aming Vice Presidente, Sara Duterte, Panginoon, Lord, dalangin ko po, Panginoon, na itong karunungan ito, Panginoon, katalinong ito mula sa iyo pagkalamos po sa kanila, Panginoon, upang sa bawat mga problema na kanilang kinakarap na mayroong solusyon, Panginoon, kung sila'y magtitiwala at susunod sa iyong kalooban, Panginoon. Sa lahat ng aming mga gabinete, mula po sa mga aming mga hepe, Panginoon, mula sa national down to the barangay level, nawa yung aming pinakapuno, sila'y maging mabuting halimbawa kung sila'y tularan ng kanilang mga nasasakupan, Panginoon. Pagin sa lahat ng aming mga militars, kasama po yung aming mga kapulisan, kasundaluhan, sa lahat ng aming mga judiciary, Panginoon, na napakalaga ng kanilang posisyon sa aming kapanahonan ngayon. Nawa, Panginoon, bigyan niyo po sila ng banal na pagkatakot sa iyo, O Diyos, at magampan na nila yung kanilang tungkulin, ng buong katapatan, at ang katarungan, Panginoon, ay may pagkalaw nila sa mahirap at mayaman man, Panginoon, dahil mayroon kaming Diyos na hukom ng lahat, Panginoon, na nakakatuway sa lahat ng aming mga ginagawa, O Diyos. Pag-isa na ito ng aming mga magbabatas, Panginoon,
Mula po sa aming mga senators, congressmen, sa lahat, nawa sila magkaroon ng banal at pagkatakot sa iyo. Hindi personal interest, Panginoon, kundi para sa kabutihan ng mas nakakarami, Panginoon. Panginoon, tanggalin mo sa kanila, Panginoon, yung makasariling mga desisyon, kundi hayaan mo, Panginoon, na sa bawat mga batas na kanilang ipapasa, ay ito ay para sa kapakanan ng higit na nakakarami, Panginoon. Makagawa sila ng mga batas na ito ay tunay, Panginoon, na makatutulong sa amin yung mga kababayan Pilipino, O Diyos. In the name of Jesus, lagyan mo po sila sa kanilang puso ng banal at pagkatakot sa iyo. At yung mga mananampalataya ko na ito po ay mga ibinoto ng mga tao o mga nasa gobyerno ngayon, maaari sila yung mataas na presyon ngayon. Lord, ipaalala niyo po sa amin na kami po ay maging asin at liwanag, Panginoon. Maging mabuting impluensya kami, Panginoon. Huwag yung ngayon kami masilaw at matukso doon sa pinagkatiwala niyo po sa aming Panginoon. Ikaw ay Diyos na makatarungan, inilalantad mo yung mga taong mas pinili yung mamuhay sa kaniliman sa halip na mamuhay sa kaliwanagan ng Diyos. Pag-isalat ng gobernador, kasama po yung aming gobernador dito po sa Lalawigan na Laguna, si Gobernador Ramil Hernandez, sa lahat ng vice-gobernador, kasama po yung aming vice-gobernador, si Karen Agapay, sa lahat ng mga bukal, sa lahat ng mga mayor, kasama yung aming mayor dito po sa Bayan ng Victoria, si Mayor Dwight Campitan, sa lahat ng mga vice-mayor, sa lahat ng mga konsel ng bayan, sa lahat po ng mga barangay kapte, kasama yung aming kapitan sa barangay San Francisco, nawa magkampanan nila ng buong katapatan at mayroong banal at pagkatakot sa iyo, Diyos, yung tungkunin na pinagkatiwala niyo po sa kanila dahil isang araw sila yung hahalap sa iyo, O Diyos, at wala kami pinagtatakot sa iyo. Sa lahat ng mga kagawad, SK Chairman, SK Kagawad, Panginoon, lahat ang empleyado at opisyal ng pamalang gobyerno mula sa national down sa barangay level, Lord, masumpungan mo, Panginoon, yung katapatan sa bawat isa sa kanila, Panginoon. In the name of Jesus, masumpungan mo na sila'y tunay na mapagkakatiwalaan, Panginoon. In the name of Jesus, hiniling ko po sa lahat ng mga pinuno dito sa aming bansa, mula po sa aming presidente, hiniling ko po yung kaligtasan na bumula sa iyo, Panginoon sa Kristo. Bigyan niyo po, Panginoon, ng tapang ang bawat mga lingkod mo, Panginoon, na kami ay mag-share ng gospel patungkol sa iyo, Panginoon, dahil ang kaligtasan ay tanging sa iyo lamang matatagpuan. Kaya sinabi doon ni Apostol Pedro, kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ay binigay ng Diyos sa kaligid sa sultan. Ikaw lamang, Panginoong Jesucristo, ang tunay ng pangyarihan at karunungan. At ayaw mo, ang taglay na aming karunungan, Panginoon, ay karunungan ang nagbubula sa iyo, hindi karunungan na sa libutan ito, makalaman, mula sa Diablo, Panginoon. In the name of Jesus, Panginoon, sa iyo po pinagkakatiwala ang bawat mga mananampalataya sa bawat mga lokal na iglesia, sa pangungunan ng mga under-shepherd, pinagkatiwala nito sa bawat isa, Panginoon, mula sa mga bishop namin, sa lahat ng mga pastor, leaders, magagawa, mananampalataya mo, sa apat na sulok, Panginoon, ng daigdig na ito, maging dito sa bansang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, sa bansang Israel, Panginoon, sa lahat ng mga mananampalataya mo, Panginoon, nasa iba't ibang bansa, no, tulungan niyo po, na maunawaan namin na napakalaga yung aming mga tungkulin ngayon bilang kasin at liwanag. Kaya mo, katangian mong meron ka, ay taglay-taglay namin, Panginoon, sa biyay, tapag mo, pawang mabuti, matuwid, at totoo, Diyos. Kaya mo, Panginoon, magamit mo kaming instrumento na makapag-akay ng maraming mga tao na bubuhay sa kaniliman upang maintindihan nila at maunawaan, tanggapin yung kaligtasan na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa Kristo. Lord, marinaw ang tulog ng iyong salita. Sinabi mo, Panginoon, ako ang daan at katotohanan ng buhay, walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan mo, Panginoon. Sinabi mo sa John 3:16, gaya na lamang pag-ibig ng Diyos sa salibutan, pinagkalaw mo ang iyong buktong na anak, walang iba kundi ikaw, Panginoon, sa Kristo. Upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahama, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lord, pagkalooban niyo po kami ng karunungan pagkaunawa mula sa iyo, upang masunod namin na lubos ang iyong kalooban
Sa ganun kami maging karapat dapat sa iyo, kalugod-lugod sa iyo, sumagana kami sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lumawak ang aming pagkakilala sa pagkulain mo. Ang iglesia nito, pinagkatiwala mo po sa akin. Ang iglesia ng Jesus to the Messiah, International Ministry, at yung DCM, isang lugar po ng Marsali Oriental, Mindoro, sa lahat ng mga pastor, leaders, magudang kumanay ng palateo mo. Gawa kami po ay maging tunay na disipulo mo, equipped, filled by the Holy Spirit, rooted in the Word of God. In the name of Jesus, at kami bigyan mo ng pagkakataon na may pakilala ka namin ng Diyos, magamit mo ang bawat isa sa amin sa pag-aakin ng maraming kaluluwa upang sila tumanggap at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Pagpalain mo po ang aking inay, Sinanay Edith. Salamat po sa panusubit, kalakas ng kanyang pangatawang. Salamat po sa mga taon na pinagkakatiwala mo sa kanya at yung ministry ng aming mga senior citizen na sila po ay nandiyan sa ministry ng pananalangin. Pagpalain mo po sila, samahin mo po sila lagi. Pangunahan sila ng iyong banal na espiritu na pinangungunahan sa Laila, Panginoon. Anoint them and use them mightily dito po sa ministry nito na napakalaga. In the name of Jesus, mag-isa ang kapatid na si Laila, si Tarkoris, si Pastor Pino, yes, Pino, anoint them and use them mightily. Wisdom, knowledge, and understanding mula sa itong kalamun sa kanya, Panginoon. Ibig sa aking mga bayan na si Manuel, si Matt, sa aking hipag, si Talbay. Pagpalaan niyo po sila, gabitin mightily. In the name of Jesus, labi niyo po silang samahan, Panginoon. Masukpungan mo sa kanya, pagiging tapat ng mga lingkod mo, ayon sa pinagkatiwala mo sa bawat isa. Ibig sa aking mga pamangkin na si AJ, si Jen, si Samet, si Nasa Craig, si Benice, Elizabeth, si Marielle, si Iliana, Panginoon. Ang iyong abandingkod, ang iyong agenda, ang iyong plano, ang iyong interes, ang iyong kalooban sa iyong makapangyari. Father God, in the name of Jesus, salamat po sa mga answer prayer. At sa oras na ito, kung meron mga Panginoon nakasaksi sa oras na ito, sa live stream na ito, sila nakakaran, sila nakagalingan, nakasakitan, Panginoon. Lord God, yung kagalingan, ipagkalabi po sa kanila, masubukan mo sa kanila puso, yung pananampalataya sa iyo. In the name of Jesus, Lord, heal them, Lord God, Jesus. Ito naman ay tinaningan na ng doktor, Panginoon, Lord, walang imposible sa iyo. Sa mga oras na ito, Father God, let your name be lifted up. Masumpungan mo sa kanilang puso yung pananampalataya. Mga tao, Panginoon, nais na makalaya. Do, saksalanan na kanilang ginagawa na siya, nagpapahirap sa kanilang buhay. Father God, in the name of Jesus, masumpungan mo sa kanilang puso, Panginoon, yung pananampalataya. At maranasan nila yung himala ng paglaya, himala ng pagpabagong buhay, himala ng provision, Panginoon. Dahil ikaw yung Diyos na nagkakaloob sa mga kababayan namin Pilipino, lalo na tangi ikaw na lamang kanilang inaasahan. Lord, sa mga oras na ito, Panginoon, in the name of Jesus, Lord, supply their needs in the name of Jesus. Lord, salamat po sa iyo. Salamat po sa bawat pagkakataon na binibigyan mo sa amin na kami makapaglingkod sa iyo. Nawa ito ay hindi lamang namin napakinggan, mag-irema po ito, Panginoon. Sa bawat isa at may pamungay namin. Salamat po sa iyo lahat ng papuri, parangal at kaluwalagayan. Ito po ang ansang nalangis sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga binabal ko, ako po yung meeting sa FB, subscribe plus ating yung YouTube channel, Team Great for Christ, at yung po ating FB page. Marami po salamat sa Diyos lahat ng papuri at parangal. Tugan, we hold.